Nagbabalik ang balitaan sa CNN Philippines. Ako po si Ruth Cabal. Todo na sa panliligaw ng mga botante ang mga tumatakbo sa eleksyon. Ang tambalang Bongbong Marcos at Sara Duterte may grand caravan dito sa Metro Manila. Magbabalita ang aming correspondent na si Rex Remitio. Rex, kamusta yung naging caravan? Harap mismo ng Commission on Audit at Sandigan Bayan sa Quezon City, nagsimula ang caravan ni na Bongbong Marcos at Sara Duterte. Pero nauna na tayo rito sa Mabuhay Rotonda kung saan bababa ang tandem para sa isang programa. Nagdulot ng matinding trapiko kanina sa eastbound lane ng Commonwealth Avenue yung pagtitipon ng supporters. At kahit dito sa Quezon Avenue, malapit sa Mabuhay Rotonda, nagsisikip na rin ang daloy ng trapiko. Kasama sa caravan ang mga rider at motorista. Nakasuot sila ng pula at berde at may mga dalang poster. Kasama rin nila yung mga kandidato sa Quezon City, no? Kagaya ni mayoral candidate Mike Defensor at kanyang lineup na sumusuporta kina Marcos at Duterte at maging sina Representative Marcoleta at si Attorney Larry Gadon, no, na inaalam pa natin kung formal na ba silang kasama doon sa senatorial lineup nina Marcos at Duterte. Bago magsimula yung caravan ay nagsalita si Marcos para magpasalamat sa mga supporter. Mahalaga ang Quezon City para sa kanila dahil ito ang lungsod na may pinakamaraming botante sa bansa. Sinalo ni Marcos si Vice President Lenny Robredo rito noong 2016 elections at nais niya itong maulit sa Mayo 2022. Si Sara naman gusto niyang tularan yung nagawa ng amang si Pangulong Duterte na nanalo rin sa QC. Samantala, ikinalungkot naman ng Quezon City Government na tumanggi raw makipag-coordinate ang mga organizer sa lokal na pamahalaan. Ito'y sa kabila raw ng pagpupulong nila noong Lunes kung saan tiniyak ng lungsod ang pagpapakalat ng di bababa sa 1,000 pulis. Ayon sa lungsod, nananawagan sila sa mga organizer na siguraduhin ang kaligtasan ng mga dadalo dahil may pandemya. Balik sa'yo. Rex, nagsalita na ba si Bongbong Marcos tungkol dun sa walang petisyon na nakabidbid sa COMELEC laban sa kanyang kandidatura? Sa ngayon ay patuloy pa rin kasi yung kanilang caravan, so hindi pa. Pero mamaya, no, pagkatapos ng kanilang motorcade ay pipilit natin silang makausap. Although yung kanyang chief of staff na si Attorney Vic Rodriguez ay sinasabi nga niya na tutugunan na ito ng kanilang legal team. Tinawag rin nila itong nakakaawa, kumbaga isang propaganda mula nga doon sa mga again sa kandidatura ni Marcos. Ruth. Rex Remitio, nagbabalita. Sinabayan naman ng kilos protesta ng ilang grupo ang Grand Caravan ng Bongbong Sara Tandem. Sabi naman ni Presidential Aspirant Leo Didi Guzman, bukas siyang makipag-alyansa kay Vice President Lenny Robredo. Magbabalita ng live ang aming correspondent na si George Cahiles. George, ano naman ang sitwasyon dyan? Well, Ruth, nagsama-sama nga kanina yung mga leader ng iba't ibang grupo na kontra sa pagtakbo bilang Pangulo at pangalawang Pangulo itong sinadating Senador Bongbong Marcos at Davao City Mayor Sara Duterte. Yung iba nga ay nagpakalbo pa kanina bilang forma ng protesta. Ang kanilang panawagan ay biguin ang Marcos-Duterte tandem na coincidentally nga ay nagkaroon ng caravan dito sa Quezon City. Anang mga grupo, mauulit lamang ang anilay maduming record sa karapatang pantao at korupsyon noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos at Pangulong Rodrigo Duterte kung maluluklok sa pwesto ang mga anak nila. Nagkasama din dito kanina ang running mates sa sina Leody de Guzman at Walden Bello kung saan inihag nila ang kanilang kahandaang makipag-usap sa kampo ni Vice President Lenny Robredo para magkaroon ng unified candidate na lalaban sa Marcos-Duterte tandem. Ani Bello, nasa same side daw sila ni VP Lenny pero hindi pa same page kaya kailangan makapag-usap. Sabi naman ni De Guzman, bukas siyang suportahan si Robredo kung bukod sa paglaban sa Marcos-Duterte tandem ay magkakaroon daw ng ang pangalawang pangulo ng malinaw na tindig sa mga usapin ng mga mamamayan. Pero tumanggi nang magbigay ng detalye itong si De Guzman kung ano-anong issue ang gusto nilang tindigan ni Robredo. May efforts naman daw yung kampo ni De Guzman at Bello na makausap itong si VP Lenny. Balik sa'yo. George, kasi sinasabi nga ng marami eh popular daw tsaka yung sa mga sa survey mataas yung Marcos Duterte tandem. So ano ba ang plano ng mga grupo diyan para labanan sila?
Well, pangunahin na nga yung Ruth yung pagsasampa nila ng disqualification case dito kay presidential aspirant Bongbong Marcos, no, dyan sa COMELEC. Pero tinututukan din daw nila ngayon yung pagpunta sa mga community at pagpapaliwanag ng personal sa mga tao hinggil nga doon sa mga issue na kinakaharap ng Marcos sa Duterte tandem. At sa ganang mga estudyante naman, tuloy-tuloy din daw yung kanilang mga online forum na isinasagawa. Ito ay parang ipaliwanag, no? Subukang ipaliwanag ang mga issue particular na sa usapin nitong korupsyon at karapatang pantao sa panahon ng kanilang mga ama. At naniniwala si De Guzman na sa pamamagitan nga ng pakikipag-usap sa mga tao ng direkta, personal, ay maiintindihan nila at mauunawaan kung bakit tutol sila sa panunumbalik at pananatili sa kapangyarihan ng mga Marcos at Duterte. Ruth. George Cahiles, nagbabalita.